Shoutout muna tayo dun sa mga taong walang sawa na tumatangkilik sa panlasang Pinoy. Guys, para sa inyo to. Guys, kumusta na? Nagluto ako ng sinigang na ulo ng salmon sa miso. Grabe ang sarap. Tinikman ko na kasi kanina yan at saktong-sakto yung asin. Alam nyo, napag-isip ako ng magluto nito dahil kaninang umaga, naglakad kami ni Day sa park. Siyempre, no, regular na exercise na. Dahil nga nung umuwi sa Pilipinas, grabing kain ko, nag-gain ako ng weight. Mabuti na nga lang nakakabawi na ngayon. Kaya panay exercise. Eh yun nga lang, fall season na dito, ang lamig-lamig na. Talagang halos manginig na ako sa ginawa habang naglalakad kanina. Kaya naisip ko, sabi ko, magsisigang ako mamaya yung mainit na mainit. Eh syempre, di ba, gusto natin light lang. Kaya naman ito yung naisip ko, sinigang na salmon. Sakto, nakakita ko ng ulo ng salmon sa grocery. May tanong ako sa inyo guys, mahilig din ba kayo sa sinigang na isda? Kumakain din kayo ng ulo ng salmon? Anong pinaka-paborito niyong parte dyan? Ako yung mata. Kayo rin ba? At syempre, di ba, malaman din yan, kaya okay na okay. At guys, eto nga yung mga ingredients na ginamit ko kanina sa pagluto nitong ating sinigang na ulo ng salmon na may miso. Ulo ng salmon. Dahon ng mustasa o mustard leaves. Daikon radish. Eto yung labanos. Inislice ko lang na maninipis yan. Okra. Siling haba, kamatis, sibuyas, bawang, luya, at ng nor sinigang sa sampalok. Ito yung may miso. Gumamit din ako dito ng tubig, mantika, ng ground black pepper at ng patis. Ito, nilista ko na yung mga sangkap na yan para naman meron kayong guide. Ready na ba kayo? At okay na rin yung mga ingredients. Ikukwento ko na sa inyo kung paano ko ito niluto kanina. Bago ang lahat, ito yung pinaka-importante. Siguraduhin ninyo na nalinisan na yung ulo ng salmon, ha? Ang ginagawa ko dyan ay tinatanggal ko yung palikpik at paminsan-minsan yung mga nabibili ko dito may hasang. Sinisigurado ko na tinatanggal ko rin yan. At pagkatapos, dahil nga malaki yung ulo ng salmon, hinahati ko pa yun into half. Medyo kakaiba tong version na to dahil nagigisa ako. Mantika! Ginigisa ko lang muna yung sibuyas, mga 35 seconds lang. Sabay lagay ng bawang. Konting halo-halo lang at naglalagay ako ng luya. Guys, importante itong luya ha. Lalo na kung gusto ninyong medyo hindi masyadong malansa yung inyong sinigang. Dahil nakakatulong na malaki itong luya sa pagbawas ng lansa ng isda. Konting gisa-gisa lang yan hanggang sa makita ko na lumalambot na yung sibuyas. Malalaman nyo naman yan eh dahil halos naghihiwalay na yung layer sa bawat isa. At nilalagay ko din yung salmon. Hindi ko na ginigisa ng matagal yung salmon dahil nga medyo crowded na yung lutuan ko. Malaki kasi yung ulo eh. Naglalagay na kagad ako dyan ng tubig. At pinapakuluan ko lang. Tinatakpan ko muna yung lutuan. Nung kumulo nga bigla yung tubig, eh, naalala ko yung lakad ko kanina sa park. Grabe kasi ang lamig. Kaya sabi ko, ngayon hindi na ako giginawin. Dahil pag hinigop ko tong sabaw na ito mamaya, talagang mapapawi lahat ng ginawa ko sa katawan. Sakto naman, dahil pagkatapos ng kumulo ng tubig, nilagay ko na kagad yung nor sinigang sa sampalok mix na may miso. Diba? Ang sarap niya eh, lalo na yung tamang-tamang asim, tapos may miso pa. Itong miso rin guys, ha, nakaka-reduce din ito ng lansa sa isda. Kaya nakakatulong yan ng malaki. Pagkahigop ko palang kanina, nung sabaw, ang sarap. Taman-tama yung asim natin at yun. Talagang totally, nawala yung ginawa ko sa katawan. Ang feeling ko tuloy parang bumalik ako sa Pilipinas dahil hindi na ganun kalamig. Pero yun nga, pagkalagay ko ng sinigang mix, naglagay din ako dito ng daikon radish o yung labanos. At niluto ko lang yan ng 5 minutes. Pero nire-reduce ko muna yung apoy. Nilalagay ko yun sa medium. Dahil kapag nakahay tayo, baka naman malakas yung pagkakakulo niyan. Ano, magiging rolling boil ng tuluyan yan, baka magkalasog-lasog naman yung isda. Kaya dapat dahan-dahan lang. At pagkatapos nun, nilagay ko na yung mga gulay. Pagdating sa gulay guys ha, ang nilagay ko kanina, eto. Siling haba, okra, kamatis.
Kung may sitaw kayo, okay din yan, ilagay natin yan. Niluto ko lang din yan ng mga 5 minutes pa para lumambot lang yung mga gulay. At tinimplahan ko lang yan ng ground black pepper, pati na rin ang patis. At nilagay ko na yung green leafy vegetable sa huli. Ang gamit ko yung mustard leaves. Ito yung dahon ng mustasa. Kayo ba, anong klaseng dahon ang ginagamit ninyo kapag nagluluto kayo ng sinigang na may miso? Para sa akin kasi, ito yung traditional. Yung iba nga naglalagay ng pechay, di ba? Pwedeng-pwede rin yan kung yung available, di ba? Depende yan sa location ninyo, pati din syempre sa capability. So, it's all up to you guys. Yun, ganun lang kadaling magluto ng sinigang na ulo ng salmon na may miso. At pagkatapos yun ay nilipat ko lang yan sa isang serving bowl. Sabay higop kagad, guys. Ito na ang ating sinigang na ulo ng salmon sa miso. Diba? Napakadali lang lutuin at sigurado pawing-pawi ang ginaw mo kapag malamig ang panahon sa location mo. And at the same time, ang sarap nito. Okay na okay yung pagkakaasim. At gaya nga ng promise ko, sandali lang ha, shoutout muna tayo dun sa mga taong walang sawa na tumatangkilik sa panlasang Pinoy. Guys, para sa inyo to. Shoutout kina Denrick's Kitchen, Cerilia TV, Genevieve Dahunan, Maria Cecil Cabrejas, Joel Ramos, Richard Rivera, Kusinero ng Barangay, Alps TV Oragon, Shannon Mackenzie Reyes, at Kagutom North TV. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong suporta. At inaanyayahan ko kayo guys ha, na sana tangkilikin din natin itong mga channels na to. Suportahan natin ang isa't isa. At eto pa, kung gusto nyo na mabanggit sa ating mga shoutouts, mag-comment lang kayo at mag-request kayo ng shoutout ha. Don't forget the word shoutout para yun makita ko kagad dahil sinesearch ko yan eh. At syempre, ano, isi-screen ko lahat yan at isasama ko yung mga request sa inyo sa ating mga susunod na videos. O paano? Kung meron kayong mga suggestion, feedback or anything, comment section lang din at magkita tayo ah, sa ating mga susunod pang videos. Asahan ko yan. Hanggang sa muli.